Hello mga kaprakti, update ko lang kayo tungkol sa mga kaganapan sa aking buhay. May isang buwan na rin akong nasa cutting phase dahil muli akong sasampa sa stage sa April 20, 2024 sa Mr. and Miss Taguig 2024. Malapit lang kasi dito ang venue. Sasalihan ko ang Bodybuilding Masters Division. Ito yung mga edad 50 pataas ang pwede lamang sumali sa kategoryang ito. Bukod dyan, marami pang kategories ang competition na ito. Gaya ng men's physique, novice, open, tall, shorts categories, at ganun din sa bodybuilding, apat na categories din dito. Isa na nga dyan, yung masters. May bikini rin para sa mga babae. Nakaka-excite kasi dahil first time kong sumali sa ganitong division. Sabi ko sa sarili ko, matanda na talaga ako. Anyway, ito yung ladies kong physique. Ang diet na sinusunod ko dito ay low carb high protein diet. 6 days a week cardio at meron din akong 3 days na intermittent fasting. Babanggitin ko na rin na magtatayo pa ulit kami ng isa pang gym. Siguro mga 2 kilometers ang layo dito sa praktisado gym. Tagaroon kasi yung isa naming customer at may nakita siyang pwesto at agad ko itong sinurvey. Hindi gaano kalakihan ng pwesto, pero ang kagandahan dito ay ground floor ito. Kaya kita agad ng mga tao. Wala ring gym na kalaban at very crowded yung location. At sa gilid lang ito ng open basketball court. Kaya perfect talaga ito para sa isang gym. Kaya pasensya na kung natagalan ako sa pag-upload nung nakaraan dahil sobrang busy ko talaga sa contest prep at sa bagong itatayong gym. Anyway, balik na tayo sa pinakatampok ng video nito. Ang paglaki ng hita kahit hindi magbabarbell squat. Kapag leg day sa gym, karamihan ay gumagawa ng barbell squat. Walang duda, magandang exercise talaga ito para sa ating legs. Pero alam din natin na mahirap gawin ito o mahirap matutunan ang barbell squat. Kaya yung iba, tinatamad ng mag-legs dahil hirap silang gawin ito. Lalo na kapag nakikita nila yung karamihan na ang bibigat ng mga binubuhat dito. Eh hindi nyo naman kailangan ang sobrang bigat ng bubuhatin sa barbell squat. Maliban na lamang kung ang nais mo ay lumakas ang legs. Pero yung iba dyan kasi, gaya-gaya lang eh. Puro heavy ang binubuhat, tapos may pasigaw-sigaw pa habang nagbubuhat. Pero tignan mo ang legs. Maliit pa rin. Kung gusto mong lumaki agad ang legs mo, huwag puro heavy ang gawin dito. Lalo na sa barbell squat. Kung mag-heavy ka man, sapat na yung isa hanggang dalawang set. Tapos lahat ng natitirang set, gawin mo dito ang katamtamang bigat lamang na makakagawa ka ng 10 reps na nasa very strict form. Ibig sabihin, full range of motion at kontrolado sa paggalaw, pataas man o pababa. Dito mo talaga mararamdaman ang tunay na muscle pump sa iyong legs kesa sa paggawa ng heavy na 3 to 5 reps o 1 rep max. Pero kung ayaw mo ng barbell squat, ay no problem. Dahil marami pang leg exercise na pwedeng magpalaki ng iyong legs. Ang main target muscle ng squat ay ang quads. Ibig sabihin, sapul lahat ng apat na muscle part sa harapan ng ating legs. At ang leg press, ganyan din ang main target muscle nito. Kagandahan dito sa leg press, safe na safe yung lower back mo. Kahit magbuhat ka dito ng heavy. Dahil bukod sa hindi mo na ito babalansihin, ay nakalapat pa ang iyong likod sa sandalan. Kaya pinoproteksyonan nito ang ating lower back. Ang pinaka-tip ko dito sa leg press ay huwag niyong gagawin ang sobrang pagbaba ng mga paa. Eh hanggang saan ba dapat? Ibaba ang mga paa ng full range of motion nang hindi mo mararamdaman na umangat din yung pwet o glutes mo sa sandalan. Ibig sabihin, huwag mong paaangatin ang pwet mo
sa pagbaba ng mga paa dahil delikado yan sa ating lower back kahit pa nakasandal ka. Ganon din sa patulak na direksyon. Huwag na huwag niyong ilalak ang mga tuhod niyo o hindi dapat tuwid na tuwid ang mga paa dahil maaari itong mabali kapag nasobrahan. Gumawa lang din kayo dito ng isa hanggang dalawang set na heavy na 3 to 5 reps at 3 to 4 set na makakagawa kayo ng 10 reps na napaka-kontrolado ng paggalaw. Ang hack squat ay isang magandang alternatibo para sa barbell squat. Dahil machine ang gamit mo dito, di mo na rin kailangan magbalanse ng weights at nakasandal din ang iyong upper body, kaya safe ulit sa iyong lower back. Dito, huwag niyong masyadong ipopwesto sa bandang itaas ang inyong mga paa dahil mas natatarget nito ang hamstring o yung likurang bahagi ng ating hita. At bilang panghuli sa iyong quads exercise, gawin mo ang leg extension. Sa aking leg day, ito ang pinakahuli kong ginagawa. Pero never akong gumawa dito ng heavy dahil sa pagkakataong ito ay pagod na ang aking hita. Lightweight lang ang ginagawa ko dito. Pero mabagal ang paggalaw. Dito sa leg extension, kailangan mong ilak ang iyong mga tuhod o dapat ay tuwid na tuwid ang iyong mga paa sa pag-angat ng weights at tumigil ng 1 hanggang 2 segundo habang pinipiga ang mga quads kapag naituwid na ang mga paa. Ulitin ito pagkapahinga ng 30 segundo hanggang 1 minuto. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan ang para sa hamstring para maging balanse ang paglaki ng inyong legs, lalo na kapag tinignan kayo sa gilid. Maganda rito ang leg curl. Dito, hindi ko isinasagad ang pagtupi ng aking paa. Pero, isinasagad ko sa pagkakatuwid ito sa pababang direksyon. Ang Romanian deadlift ay maganda rin sa hamstring. Pero mas ramdam ko ang muscle pump kung dumbbells ang hawak ko. Ang proper form nito ay hindi dapat inilalayo ang dumbbells sa paa. Pero mas okay para sa akin kung ilalayo ko ng konti. Para sa akin yun, ha? Kaya alin sa dalawa ay pwede nyo subukan. Basta hindi sasakit ang inyong lower back. Hanggang sa muli, mga kaprakti. God bless!